Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Ang pakay po ni San Lucas sa ating ebanghelyo na narinig ngayong umaga ay pagtagpuhin o pinagtagpo ang dalawang babae, si Maria at saka si Elizabeth, na sila'y tumanggap ng napakahalaga na biyaya. Si Elizabeth ay nagbuntis kay San Juan Bautista na siyang mag-aanunsyo ng pagdating ng tagapagtubos. Si Maria naman ay magbubuntis ayon sa pananalita ng anghel ng anak ng Diyos na si Jesus. Sila'y nagsama sapagkat gusto nilang ibahagi sa isa't isa ang magandang balita. Kaya nga, sabi ni Elizabeth, pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Nakilala ni Juan ang tagapagtubos, bagabat siya'y nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Natuwa at nagalak ang bata dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Si Maria ang siyang huwaran natin o ehemplo ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. At sabi nga ni Elizabeth, mapalad ka sapagkat nanalig ka. Nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Sapagkat sinabi ng anghel kay Maria, ikaw ay magbubuntis, Maria, at napakadakila ang iyong magiging anak sapagkat ang kanyang pangalan ay Jesus, Mesiyas, tagapagligtas ng sanlibutan. Nagalumihanan si Maria sapagkat sabi niya, paano mangyayari ito? Wala pa naman akong asawa. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ikaw ay magbuntis. Bagamat hindi lubos-lubos na naintindihan ni Maria ang mga pangyayari, sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to your word. As they say, Mary would not have conceived unless she believed. Marami pong mga ibang denominations, or other religions na binabatikos po tayo sapagkat sinasabi nila, bakit kayo sumasamba sa isang babae na katulad din nating tao? Hindi naman sa Diyos. It is idolatry. You're worshiping somebody who is only a human being like us. Hindi po natin siya sinasamba. Siya po'y pinaparangalan natin dahil sa kanyang pagtugon sa kagustuhan ng Diyos. Tayo natubos sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagsang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin po siya parangalan, pwede nating ihalintulad o pwede nating ihambing ang ating mga sarili sa isang babae o nobya o girlfriend ng isang lalaki. Sabi niya, ako'y susasang-ayon sa iyo na papakasal sa iyo. I'm ready and willing to marry you on one condition na hindi ko pwedeng mahalin ang iyong nanay.
I love you very much. I pledge my whole life to you. I'm ready and willing to marry you and live the rest of my life with you. But there is one condition. I cannot love your mother. Pwede ba iyon? Hindi po pwede. Sapagkat kung mahal niya ang kanyang mapapangasawa, mamahalin niya rin ang nanay ng kanyang mga pangasawa. Gayunon po tayo mga Kristiyano, mga binyagan. Kung mahal po tayo, mahal po natin si Kristo, dapat mahalin din po natin ang kanyang ina na siyang nagdalang tao sa kanya at siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng Diyos upang tayo'y matubos. Mga kapatid, si Maria ang siyang sandalan natin. Si Maria ang ating pag-asa sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga matitinding pagsubok. Si Maria na ating ina ang siyang tutulong at sasaklulo sa atin. Ibubulong niya kay Jesus ang ating mga pagsusumamo at kahilingan. At alam niyo po, ang unang milagro na ginawa ni Jesus, ginawa niyang alak ang mga tubig. Ang tubig ay dahil sa tulong ng ating inang birhen. Nung nagpakita ang ating inang birhen kay Juan Diego noong 1531 sa Guadalupe, ito ang sabi niya, "No temas, hija mío, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Don't be afraid, my son. Am I not here who am your mother? Que va a pasar ahora, nada no te preocupas, no estoy yo aquí, que soy tu madre. What's going to happen now? Nothing. Don't worry, I'm here, right? Mom's here, or your mother is here." Sa ating ebanghelyo ngayong umaga, sinasabi na narito ang ating inang birhen. Siya ang tutulong sa atin. There is nothing to worry because Mary is our mother. And so, my dear brothers and sisters, let us pray for the increase of faith na sana'y kagaya ng ating inang birhen, dadagdagan din ng Panginoong Diyos ang ating pananalig sa Kanya. But how can we picture, paano natin may sasalarawan ang pagtitiwala o pananalig sa Diyos? Meron pong isang kwento. Ang tatay at ang kanyang anak ay they were crossing a river, and the current was very strong, at natakot ang anak, at sabi niya ng tatay, "Huwag kang matakot anak, kakapit ka lamang sa akin at hindi ka mapapahamak, hindi ka matatangay ng malakas na agos." Pero anong sabi ng bata? "Itay, hindi ako ang kakapit sa iyo, kundi ikaw ang hawak sa akin. Hawakan ninyo po ang aking kamay, sapagkat sigurado po na hindi niyo ako bibitawan kahit anuman ang mangyari." Tama po, sapagkat ayon kay Propeta Isaias, ito ang sinabi ng Panginoon, "For I am the Lord your God, who grasp your right hand. It is I who say to you, do not fear, I will help you." Yes, do not fear, I will help you. Ako'y sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man.
palalakasin kita at tutulungan, lingatan at ililigtas. Ako si Yahweh na iyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Tutulungan po tayo. Sasakluhuluhan po tayo ng Diyos dahil sa pagtulong ng ating inang birhen. I would like to end this homily with some lines taken from the book of Father Ronald Rollheiser, OMI. He is talking about faith. And so he asks, what is faith? Faith doesn't have you believe that you will have no worries, or that you will not make mistakes, or that you and your loved ones won't sometimes fall victim to accident or sickness. What faith gives you is the assurance that God is good, that God can be trusted, that God won't forget you, and that despite any indication to the contrary, God is still solidly in charge of this universe. Faith says that God is real and God is Lord. And because of this, there is ultimately nothing to fear. We are in safe hands. Reality is gracious, forgiving, loving, redeeming, and absolutely trustworthy. Our task is to surrender to that. Wala tayong dapat katatakutan, sapagkat sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kulosas, sinabi niya, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ni Maria, wala tayong katatakutan sapagkat sa ating debosyon kay Maria, tayo'y ilalapit sa Panginoong Hesukristo. At ayon sa sulat ni San Pablo sa taga-Kulosas, siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay.